Hello guys, if you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Hello po mga ka-SG! In today's vlog, I will feature my amazing poinsettia. But before that, I'll show you the flower of my bamboo evergreen. It looks like snowflakes. These are my small poinsettia plants. In this video, I'll share you some care tips. First, halo po yung stem na ating poinsettia kaya napaka-sensitive, masagi lang, napuputol. At in case naman pong maputol, ikat lang po natin in 2 to 3 depends sa haba ng stem. Tanggalin ang leaves, then itusok lang and yun po, napaparami ko yung poinsettia. Keep the soil moist. Mas gusto po kasi nila yung basa kaysa dry. And then yung leaves po, palagi po nating i-check kasi favorite po ng mealybugs ang leaves ng poinsettia. Mealybugs po talaga ang matinding kaaway ng poinsettia plant. Kaya nga po itong part na to naging yellowish, then halos naubos yung leaves niya, sa halip naging red, naging yellow. Ganyan po katindi ang damage na ginagawa ng mealybug sa ating poinsettia. Pwede rin pong mamatay yung mga plants or yung mga house plants po natin kung hindi maagapan. At ang solution po dyan, ispray po natin ang alcohol, 70% isopropyl alcohol po ang gamit ko. Make sure lang din po na hindi sobrang init ng araw pag nag-spray ng alcohol kasi masusunog po yung mga leaves and hindi po maganda na mainitan pagkapag-spray. Advice ko po hapon or sa paggabi na para po ma-sure na hindi masusunog yung ating plants. Kung napansin nyo rin po, may tali po yung aking poinsettia. Ayan naman po is para ma-avoid yung maputol po yung mga stem since na more than 5 feet tall na po ito. Pag mahangin po, pwede pong mabali. Ganyan po kasi kaliit yung stem niya. Kaya make sure po na ingatan natin na huwag maputol. Sayang naman po yung ganda ng flower. Siguro po may magko-comment late yung post ko kasi ang poinsettia po is a Christmas flower. Kaya nga tinatawag po dito sa atin na Paskwa. But since na nung Christmas po, nun pa lang siya nag-i-start mamula. And today, January 20, mas lumalaki po yung red leaves niya. And proud po ako na i-share ko po sa inyo. Observe ko din po na gusto niya yung cold weather and isa pa po, pag hindi po masyadong exposed sa sunlight, hindi po siya ganun ka-red. It gets redder and redder kapag po maganda yung sikat ng araw. Nag-research ko po, marami naman pong colors ang poinsettia, but the red one is the most popular, yan po yung traditional. Meron din daw pong pink,
meron white, may variegated din po, at saka meron din daw pong beige. Wow! So, natutuwa na lang po ako na I have this very red poinsettia. Even, tapos na po ang Christmas at late nag-bloom ang aking poinsettia, super proud pa rin po ako. At sure na up to Valentine's, red na red pa rin po ang aking poinsettia. Nagkaalaman din po, hindi po pala yung red, yun po ang flower. The flower is in the middle at yung pong leaves red, yun po ang tawag ay brax. Another tip pa po pala, yung dagta or white sticky liquid from leaves or yung napuputol na stem, makati po siya pag napunta po sa skin kasi na-experience ko na po yun. I-wash lang po natin ng soap and water. Pero be careful po tayo sa mga bata kasi mas sensitive po yung skin nila. Po pala, I would like to thank Ate Ludi who gave this poinsettia plant. Dati ang liit-liit po, isang siguro mga 6 inches lang siya dati. Then after 3 years, naging ganyan na po siya kataas. It's 5 feet tall. I hope na-enjoy niyo po ang aming videos and you learn something from it. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po. And to all our subscribers, thank you very much. Please like and share. And we are open for your suggestions to improve our videos. I-measure po natin kung gaano po kalaki yung ating poinsettia. Hindi po halata na proud po ako. Ano po? Thank you very much. Ingat po tayong lahat. God bless!